Nais ko lamang pong ipalala sa inyo na hindi ako si Madam Rudy Baldwin. Sinishare ko lamang po ang kanyang mga vision upang kayo ay makapag-ingat at makapagdasal na ang kanyang mga vision ay hindi magkatotoo. Mag-ingat din po kayo sa mga taong nanghihingi ng load kapalit ng lotto numbers. Ang link po ng kanyang Facebook page ay nasa description ng video na ito. Sa mga regular viewers po ng Gio and Gwen Luck and Money Channel na nagnanais na makatanggap ng horseshoe giveaway, paki-comment lamang po ang inyong complete name with ID at ang inyong address upang mapadalan ko kayo ng mga giveaway na ipinamimigay ko. Maraming salamat po. Rudy Baldwin Vision and Predictions, ang walang tigil na galit ng kalikasan. Ang ibabahagi ko po sa inyo ngayon ay ang apat na vision ni Madam Rudy Baldwin dated March 8 and 9, 2021. Paalala lamang po na ang kanyang Facebook page ay mayroong 3.5 million plus of followers at 3.3 million plus of likes. Indonesia Vision. Alam ko, naka-eruption lang ng isang volcano sa Indonesia. Ngunit ikinalulungkot ko sabihin na sa vision ko, may dalawang volcano na nagsabay na mag-eruption at nakikita ko ang pangatlo ay nagbabadya ng pag-eruption. Ngunit sa vision ko, oras na sabayan ito halos ng sunod-sunod na lindol at may kalakasan. Maaari itong maging tatlong volcano ang pwedeng mag-eruption sa isang sabayan lamang. Kung nakaraan ay halos sunod-sunod at sabay sa pag-eruption ito ay maulit muli. Dalawang volcano na magkakasabay halos sa pag-eruption. Ngunit ipaalala ko ulit na pag ito ay sabayan ng mga lindol, maaaring tatlong volcano ang magsabay-sabay halos sa pag-eruption. Pangyayaring hindi inaasahan ng lahat dahil biglaan ito. Halos mga kalsada at tulay, animoy walang pwedeng dumaan. Kahit pagyanig ng karagatan ay mararanasan. Nakikita ko sa vision ko ang airport ng Indonesia na masisira o may pagguho na mangyayari pa lamang dahil sa hamon ng kalikasan. Lahat ng ito ay nakikita ko sa vision ko na mangyayari pa lamang. Nasa sa inyo ang paniniwala. Lahat ng ito ay maaaring mapag-ingatan ang ating mga sarili natin. Ngunit isang bagay lang ang huwag natin alisin sa sarili natin. Ang salitang respeto at higit sa lahat, huwag nating kalimutan ang manalangin palagi sa bawat araw ng buhay natin. Diyos pa din ang mas higit na makapangyarihan sa lahat at makapagpabago sa lahat ng nais nating mangyari. Maging maingat at laging manalangin. Bikutan Vision. Nakikita ko ang aksidente na halos ilang tao ang nasawi. Malapit lang ito sa SM Mall, relis ng train at overpass. Matinding salpukan ito na halos nadamay ang ibang sasakyan at kung sino man ang mahagip sa aksidenteng ito, himala na kung mabuhay pa. Kailangan ng disiplina sa halos lahat ng mga driver na nagmamaneho dahil mas mahalaga ang buhay ng tao. Kailangan ng bigayan sa bawat isa at huwag pairalin ang init ng ulo. May nakikita akong isang aksidente pa na mangyari sa ibang bahagi ng Bikutan. Ngunit may pulis na maaring masawi kung hindi ito maagapan kaagad at madala sa ospital upang magamot. Hindi lang isang pulis ang nadamay sa aksidenteng ito. Kung ang lahat ay hindi mag-ingat sa pagmamaneho, nadamay lang ang pulis na mga ito sa aksidenteng mangyayari pa lamang. May pamilya ang bawat buhay at bawat isa. Kailangan nating pahalagahan at disiplina sa sarili ang dapat pairalin. Ang karambola na mangyayari pa lamang ay madugo. Bawat alis ng sasakyan, siguraduhin nyo na nasa magandang kondisyon ang sasakyan.
At kung sakali may karga man kayo sa sasakyan, siguraduhin nyo ang safety nito nang walang madisgrasya nang dahil lang sa kapabayaan ng iba. Lahat ng ito ay nakikita ko sa vision ko. Maging maingat at huwag makalimot na manalangin palagi. Turkey Vision. Nakikita ko sa vision ko ang mga malakas na pagyanig na lindol. Ngunit ang tsunami ay nakikita ko na mangyayari pa lamang. Isang anino ng mga nakaraang pangyayari na hamon ng kalikasan ang mauulit pa at maranasan ng mga taga-Turkey. Walang bagyo at wala ding ulan. Ngunit sa bawat yanig nito, animo isang hangin ang humahampas sa mga dalampasigan. Ang nagbigay ng babala sa pag-angat ng tubig sa karagatan. Hindi lang isang lindol ito ang maranasan sa iba't ibang bahagi ng Turkey. Ang Ankara, Izmir, Istanbul, ang mga lugar na kung saan halos malakas ang pagyanig na siyang dahilan upang magising ang volcano at nag-eruption ito. Nilinaw ko lang ang pag-eruption ng volcano sa Turkey ay hindi sumabay sa pagkalindol. Ngunit sanhi ito ng pagkagising ng bulkan na siyang dahilan ng pag-eruption nito. Maging maingat at maging handa palagi sa bawat hamon ng buhay at huwag makalimot na manalangin sa Diyos na makapangyarihan sa lahat. Canada Vision. Pilit ko inuunawa ang nakikita ko sa vision ko sa Canada. Isang matagal na katahimikan na muling nabuhay itong taong 2021. Halos lahat ng bulkan sa buong bansa ay nagparamdam sa Canada ay nakikita ko ang pag-eruption ng bulkan ng biglaan. Pero ito ay may kinalaman sa kalapit na bansa na magkaroon ng konektado sa Canada. Ang pag-eruption nito, hindi lang inaasahan ng lahat dahil sa tagal ng panahon na walang eruption ng ganito katindi. Dahil ang pag-eruption nito ay animo apoy o lava na kung pagmasdan mo ay matapang ang bawat siklab ng apoy. Pero ang bulkan na ito ay masasakop ng Canada kahit pa ito ay nauugnay sa ibang bansa. At ang pagyanig ng lupa halos sunod-sunod. Maging maingat lamang ang lahat at huwag nating kalimutan na may Diyos na makapangyarihan sa lahat at huwag makalimot ang manalangin palagi. Palagi po nating tatandaan na ang mga nakasaad dito ay pawang gabay lamang. Tayo pa din ang gagawa ng ating kapalaran. Palagi po tayong magdasal at magpasalamat sa poong may kapal at maging positibo sa ating buhay.